Magambag ka ng pagpapatawad. Magambag ka ng magandang ugali. Magambag ka rin ng kasipaga, di ba? Ikaw pinakamasipag dapat sa department mo para umunlad ka. Sino gusto mong gumastos para sa sarili mo? Di ba? Gusto mong magkaroon ng magandang damit? Umambag ka. Be available for your own success. It's at your own success, kapatid. Tapos pinagdadamot mo yung attention mo. Minsan nagko-complain ka, puyat na ako. Kasi tinatapos mo yung thesis mo. Positive Day Delivers. This is Dr. GGD Sungap. Magandang hapon sa lahat ng mag-delivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kay Doc, pwede na tayo face-to-face. And if you need a speaker for your seminar, pwede na rin face-to-face. PM ka lang sa personal FB ko na dyan lang sa paligid. And if you want to become reseller na ating Reveal Beauty product, message ka lang. And last announcement na lang, sa lahat mo gusto maging part ng aking team, I am the Rockstar for financial education and investment opportunity. Just PM me, okay? Alright, so pag-usapan natin ang yung tagumpay. Alam mo kaya minsan, hindi pa rin tayo nagtatagumpay. Isang factor na lang kulang. Ano yun, Doc? Ito yung ambag mo, okay? So, in other words, pag-usapan natin ngayon, ano nga ba ang ambag mo sa sarili mong tagumpay? Alright? So, kasi alam nyo, dalawang klase po yan, okay? Unang-una, meron na tayong tagumpay, okay? Bawa, meron kang kotse. Pero yung kotse na yan, wala ka pang ambag, di ba? Bigay ng nanay mo yan eh. Yung bahay mo, di ba? Maganda yung bahay mo, pero wala ka pang ambag dyan. Bakit? Eh, paggawa ng parents mo yung bahay mo eh. O, for example, nasa abroad ka. Ito ako, nasa abroad ako, maganda yung kinalalagyan ko. Pero hindi ko nagpapunta dyan. Wala ka pang niambag dyan, kapatid. Pinautang ka ng pinsan mo, di ba? Or kung meron ka ngayong isang profession, wala ka pang ambag dyan. Pinag-aaral ka ng mga magulang mo, tapos may naglakad pa para mapunta ka sa kinalalagyan mo. So, in other words, pag wala pa tayong ambag, kapatid, I'm telling you, hindi pa complete ang success mo. Kaya minsan may kulang, di ba? Hindi ka masiyahan. Parang hindi ako masiyahan, Doc. Parang eto na ako, pero parang hindi ako masiyahan. Kasi kulang ka pa, wala ka pang ambag. Ba't hindi kaya ito yung kotse na pinakagusto ko talaga? Eh, wala kang ambag eh. Ba't yung bahay na yan, hindi mo talagang gustong gusto? Hindi mo ma-appreciate kasi wala kang ambag. So, any success, mga kapatid, na wala kang ambag galing mismo sa'yo, it will be incomplete. Okay? Alright? So, pangalawa po, bakit hindi pa tayo nagtatagumpay sa buhay? Doc, wala pa talaga, as in wala pa akong success. Alam mo ba hindi ka pa nagtatagumpay sa buhay? Kasi wala ka pa talagang ambag, okay? Hindi mo pa ibinibigay ang part mo, alright? So kaya wala ka pang maramdaman, hindi mo pa ma-feel yung success kasi wala ka pang ambag, alright? Eh Doc, ano yung dapat kong iambag, alright? There are three things, mga kapatid, na dapat natin iambag para tayo tuloy ang magtagumpay. And sa pa, eto, naisip ko lang, sa mga relationship natin, hindi mo ba napapansin minsan magulo relationship mo sa family mo, sa office mate mo, with your boss, sa mga kaibigan mo? Alam mo bakit magulo mga relationship na yan? Kasi ikaw mismo, wala ka pang ambag. Wala kang iniambag na pangunawa. Wala kang iniambag na something. Wala kang iniambag na pagpapatawad. Wala kang iniambag na pagsorry. Wala kang ambag. Kaya hindi maayos ang relationship. Alright? So, di ba nga minsan, sa pamilya na lang, pag ang tatay hindi nagtatrabaho, walang ambag, ano mangyari sa pamilya? Di ba? Nagkakagulo. Pag yung nanay hindi ginagawa yung trabaho niya, wala siyang ambag, anong nangyayari sa bahay? Magulo. Pag hindi malam kung ano ng kusina, ito ba yung kusina? Nasa sala ako, di ba? Ito ba yung ano? Nasa garden ako? Ito ba yung salas namin? Kasi nga, walang ambag ang nanay, di ba? Pero madalang naman yun, di ba? Ang mga anak, ano ambag natin, di ba? Sabi ng mga anak, ano ba yan? Wala man lang ano ang bahay natin, di man lang maayos, edi mag-ayos ka, di ba? Alright? So, sa mga bagay na wala tayong iniaambag, nagiging magulo. Alright? So ngayon, pag-usapan natin, eh ano ambag ko ngayon, Doc? Eto na, pag-usapan natin, apat habang tayo nagkakapes ngayong hapon. Naubos na yung coke, ninom na JB. Magkape muna tayo. Alright, so, eto mga kapatid ha, para yung kung may tagumpay ka, maging 100% masaya ka. Or kung di ka pa nagtatagumpay, para magtagumpay ka. O kung may relationship, existing relationship ka ngayon, para mas maging masaya.
dapat may ambag ka. Di ba kung mag-jowa kayo, wala kang ambag, lagi yung asawa mo. Yung jowa mo yung naglilibre sa'yo, wala kang ambag. Isang araw, di nasasama sa'yo yan. Di ba, JB, pag siya lagi naglilibre, ikaw lagi naglilibre, ay hindi pwede, di ba? Kailangan may ambag ka. Sabi nga, pag ako maglilibre ng lunch, ikaw mamasahe. Di ba, pag ako mamamasahe, ikaw maglibre ng lunch. Dapat may ambag ka kahit anong klaseng relationship, kapatid. Alright? Okay, so eto na iambag natin. Ano may ibig iambag ko, Doc? Unang-una, kapatid, okay? Ang dapat mong iambag, kagandahan ng ugali. Alright? Para magtagumpay, para magkaroon ka ng personal success sa negosyo mo, sa career mo, sa relationship mo. Dapat, kapatid, ang iambag mo, kagandahan ng ugali. Dapat mag-ambag ka ng unawa. Hindi pala, buong taon, ikaw ang inunawa ng office mate mo. Buong taon, ikaw inunawa ng nanay mo. Buong taon, ikaw inunawa ng jowa mo. Buong taon, ikaw inunawa ng kliyente mo. Ba't hindi kaya ikaw umunawa? Magambag ka, kapatid, ng isang unawa. Isang araw tuwing Lunes, ikaw umuunawa. Isang araw na lang, sa loob ng 5 araw na nasa kumpanya ka, ikaw naman kaya umunawa. O kaya sa pamilya nyo, ikaw naman kaya umunawa sa kapatid mo. Ikaw naman kaya umunawa sa tatay mo. Ikaw naman kaya umunawa sa nanay mo. Mag-ambag ka ng pag-unawa, kapatid. At mag-ambag ka rin naman ng kapatawaran, di ba? Ikaw naman kaya magpatawad. Isang taon na yung kapatid mo, di mo napapatawad. Iambag mo na yung kapatawaran. Pasko na. Hello? Ang tagal lang nangihingi sa'yo, sorry ng office mate mo hanggang ngayon. Eh, isang campus kayo, di ba? Hindi pa mapatawa dyan, magambag ka ng kapatawaran. Eh, ikaw boss, yung empleyado mo, ilang beses lang na late, di mo na napatawad, patawarin mo, magambag ka ng pagpapatawad. Magambag ka ng magandang ugali. Magambag ka rin ng kasipaga, di ba? Ikaw pinakamasipag dapat sa department mo para umunlad ka, para mapromote ka. Ikaw dapat din pinakamasipag dyan sa bahay nyo. Para yung masarap na ulam sa'yo napupunta, di ba? May mga tiyan ng ulam yan. Lalala ko nung nagtuturo ako, yung bangos, di ba? Kung sino yung pinakamabait sa kanya napupunta yung ulo. Lagi na sa akin eh, taray. So magambag tayo ng, you know, ng sipag, magambag tayo ng kagandahang ugali, okay? Para magtagumpay ka, kapatid. Kasi alam mo ngayon, kung nasa ikaw yung nasa pinakamataas dyan sa department mo, hindi ka naman mabait, baliwala yan, di ba? Hindi ka naman gagalang ng mga tao eh. Magambag ka ng kagandang ugali, kahit nasaan ka, magandang ugali ang pakita mo. Iambag mo yan sa sarili mo, okay? Pangalawa po na dapat natin iambag. Para tuluyan tayo maging masaya sa pag-unlad natin o para tayo umunlad, okay? Magambag ka ng resources mo. Minsan nagtatanong tayo, ba't kaya hindi pa ako nakakabili nun? Eh, may pera ka ibili mo, di ba? Hindi ka ibibili ng ano, magko-contribution lahat ng kapatid mo para ibili ka ng kotse? Di ba? Ano, magko-contribution lahat ng mga office mate mo para ibili ka ng ganito? Hindi. You use your money. Gusto mo magkaroon ng negosyo, ayaw mo labas yung reserve money mo. Magambag ka sa sarili mong sa sarili mong negosyo para mas umangat yan. Magambag ka para matapos mo yung PhD mo. Magambag ka para matapos mo yung MA mo. Magambag ka para matapos na yung pag-aaral mo. Yung pera mo, yung tinatago mo, ilabas mo yan, iambag mo, kapatid. Sinong gusto mong gumastos para sa sarili mo? Di ba? Gusto mong magkaroon ng magandang damit? Umambag ka. It's coming from you. Alright? So you use your resources. Misa may negosyo ka, ayaw mo paggamit yung kotse mo, di ba? Misa may negosyo ka, sobra-sobra yung laptop mo, ayaw mo paggamit. Ano ba? Kaunlad, kapatid. Hindi mo iniambag kung ano meron ka. Kung ano meron ka, iambag mo. Di ba? Yung pamilya mo, tinitiis mo. Walang-wala, ikaw, ang dami mong pera. Eh, parang sasaya yung pamilya nyo. Di ba? Kung ayaw mo magambag. Alright? Okay? So, yan po yung isa. Okay? Pangalawa pala yan. Pangatlo na dapat nating iambag. Para umunlad ka na, magambag ka ng ano, alam mo yung panahon at effort, be available for your own success. It's at your own success, kapatid, tapos pinagdadamot mo yung attention mo. Minsan nagko-complain ka, puyat na ako, kasi tinatapos mo yung thesis mo. Eh, sino gusto mong magpuyat, di ba? Yung best friend mo? Eh, sino gusto mong magpuyat? Si kuya, yung kapitbahay nyo, para matapos ang MA mo. Hindi, ikaw, di ba? Magambag ka ng personal, yung effort mo talaga. Yung talagang panahon mo, yung wala ka na talagang panahon sa iba. Alam mo, darating talaga yun sa punto ng buhay mo. 41, 42 ako. Hanggang ngayon, lahat na ng excess time ko, iniabag ko na.
naiambag ko na sa personal success ko. Wala na talaga ibang bagay. Eh, Dok, bakit nakakapag-gym ka pa? Eh, ambag ko din naman lang yung sa success ko eh, di ba? Pero yung mga bagay na not related to my personal success, tinanggal ko na lahat yan. Time ko, effort ko, energy ko, lahat. Si meron akong gustong marating. Kung meron kang gustong marating na something that you dream, iambag mo na yung panahon mo, kapatid. Napuyat ka na ba? Eh, lagi kong tanong, di ba? Napuyat ka na ba? Di ba? Ilang oras ka bang natutulog? Baka may pangarap ka, 8 hours a day ka pa rin matulog. May pangarap ka, tulog ka maghapon, di ba? Ay, ganun, pag may pangarap ka, wala. Iniambag mo lahat, okay? Ang effort mo at yung time, okay? And last, okay? Huling higop ng kape. May mga ilaw. Okay, eto, summary to. Summary na dapat mong iambag, okay? Eto'y tanong kasi, Dok, hanggang kailan ba ako mag-aambag? Eto. Hanggang ikaw ay, eto ah, maghambag ka ng pera, maghambag ka ng panahon, maghambag ka ng effort, hanggang sa maiwan ka na lang na empty. Alright? Nawala ka na sa sarili mo. Eh Dok, sabi mo, do not leave yourself empty. Yeah, hindi ka dapat maging empty para sa pangarap ng iba. Pero para sa pangarap mo, okay lang maging empty ka. Malaking pagkakaiba nun, kapatid. Kasi it's your own dream. Pinag-uusapan sarili mong pangarap. Naalala mo ito, illustration ko. Si Elon Musk, di ba? Ang pera niya, nagtira siya ng ganito amount, $50 million ata yun. 50, ginamit niya na. Meron pa siya natitirang 50. Sige, sabi niya, todo na yan. Hanggang wala siya personal money. Hanggat wala ka ng personal money, hanggat di mo na-experience yan, hindi mo mararamdaman, mararating ang success na gusto mo. Hanggang sa magulat ka, bakit ako wala akong pera? Eh kasi may personal success kang gustong mangyari eh. But wala yata ang natira sa akin kasi nga meron kang ina-attain na personal success. Unless you leave yourself empty, kapatid, hindi mo mararamdaman ang success, hindi mo mararating ang personal success. Okay? Dok, na-experience mo? Yes, many times. Naisip ko, bakit ganito? Bakit ganito? Di ba? Kasi meron akong goal na gustong puntahan. Kaya hindi na ako naninibago that sometimes I feel, ba parang ganito, di ba? Alam nyo, hanggang sa talagang gagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng lahat ng kailangan ng business mo. Eto ah, umapapansin nyo lagi po ako naka long sleeves na white. Una, nag long sleeves na lang white. Eh kasi, pag iba-iba pa yung damit ko, I need to go to Manila, I need to buy this, pandemic, di ba? Tapos, syempre, luluwas ka pa, may driver ka, tapos, mamimili ka. Kailan pa bumili uli, 'di ba? Tapos iniisip mo pa, ano ba 'yung sayang time mo, tama sila sa Zuckerberg na. Ha? Ano ba susuot natin? Eh di mag white long sleeves na lang ako. Total, okay pa naman, pang-brand namin, rockstar naman ang itsura, 'di ba? So lahat talaga isipan mo ng paraan paano matupad ang pangarap mo. Okay? So sa atin po lahat, all right? Ano na ang naiambag mo para sa sarili mong pangarap? Baka ang naiambag pa lang ambag ng kaibigan mo, magulang mo, pero ikaw, wala ka pang naiambag. Punong-puno ka pa ng dami pang pera, ang dami pang savings, ang dami pang investment, ang dami mong resources, hindi mo nagagamit, ang dami mong time. Pero yung personal dream mo, naghihintay sa'yo. Magambag ka, kapatid, para matupad ang pangarap mo, okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, babagot mula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go. Music.